Alright, so welcome to our part 2 ng ating weekend recap, technical analysis of the Philippine Stock Exchange Market. So ang tatalakayin natin ngayon ay ang Sirtec, PHR, MAC, Hlcm, tsaka ang ating IDC. Once again, today is November 13, 2020 and as always, we will conduct our technical analysis of the Philippine Stock Exchange Market. So ito muna ang ating verse of the day. If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. Matthew 6:14 to 15. Ayan, may mga tao talagang ang sarap-sarap gantihan, ano po? Pero again, yun pa rin ang turo sa atin, no? Na you learn to forgive so that you will be forgiven. And alam niyo ba, ang buong ano, ang Ten Commandments ay masasummarize sa dalawang commandments lamang. Una is, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And yung pangalawa ay, love your neighbor as you love yourself. So, kung love mo ang neighbor mo, automatic na may forgiveness na. Ayan. So again, ito ang ating quote of the day. So you can only win when your mind is stronger than your emotions. Magkaroon tayo ng mental fortitude. Okay? Any career, kailangan natin ng mental fortitude and EQ stability, especially in trading. Dahil alam nyo naman, kapag pera ang usapan, kasama dyan ang emotion. Okay? So guys, thank you so much sa ating subscribers. Please don't forget to subscribe and hit that notification bell. For our playlist, ayan po, itong ating stock market tutorial. Tatlong video lang yan and may ikli. So, kayang-kayang panoorin. Okay? Now, let's get down to business. Ayan pa yung drawing ko kaninang si Chelsea. Simulan natin kay Sirtec. Okay, nabubuhay na ulit si Sirtec at nagtitrending na, no? So, Sirtec, as we've discussed last time, diba sabi natin, nag-break na siya ng kanyang pangalan nito, ng kanyang Darvas box. So, tingnan natin ngayon. Umangat siya ng 1.39%. Okay, okay. So, bago yan, tingnan mo natin ulit yung Darvas box if natuloy yung breakout niya. Baka nag-pullback naman kagad. Ano po? Hindi mo napansin si PSR. Ayan, guys. So, for this one, napapansin natin na ayan, dito yung moment of breakout niya, nagtuloy-tuloy, no? Ayan. So, bakit kaya napatigil siya sa resistance 1, no? Malakas ang naging rejection sa resistance 1. So, bakit kaya nagkaganoon? Tanungin natin ang ating mga MA. MA9. MA9 supporting the bull run. Ayan. Nasa baba near support 1. Lalo na si MA20, dikit na dikit sa support 1. Magandang pumasok, ibig sabihin, sa 5.66. Ayun, guys, meron tayong cross, oh. Meron tayong nag-cross MA20 si MA50. Yan. Ano yan? Bullish indicator yan, uptrend for the short term. Ito naman si MA100 acting as a cushion or caution. Ibig sabihin, maganda ang kanyang suporta sa area na to. So, ayan, if I were to pinpoint a good entry, I'd say kung bababa pa, no? Kung bababa pa, 6.09 or sa 5.66. Okay? Magandang entry ang mga yan, if ever. Depende na lang kung hindi na bumalik yan sa Darvas box natin at magtuloy-tuloy na yung breakout. Ayun. So, medyo malayo pa siya kay MA200, no? Pero dito banda, yan ang pinakamalakas na resistance natin. Parang kumbaga ano, siya ang main antagonist. Ayan, sabi nga sa pharmacology or ano, kontrabida. Okay? Sa kanyang pag-aangat. Alright, so should not use ano, medical terms muna, no? Alright, so for this one, makikita natin that, ayan, we have, ay ano, uptrend pa daw, sabi ni PSR, that we are doing good. Malayo-layo pa, no? Malayo-layo pa sa kasadlakan. Okay, for our Bollinger Band, of course, there will be an expansion of the Bollinger Band. Ayan, signifying na may breakout. And paano natin nasabing breakout, guys? Dahil in the past few times, months, is ang laging kulang ni Sirtec ay ang volume. Okay? And this time, nung nag-breakout siya, ayan, kitang-kita natin yung volume around here. Okay, plus the price action signifying a breakout.
For our HM ako cloud naman, makikita naman natin na nag-agree siya. Ayan. We have, you know, masyadong matarik or mataas yung blue over white. Plus, we have the candlestick here above the upper limit of the cloud. Signifying that this one is going uptrend. Okay? Upwards na siya. Pabawi na. So, let's proceed to our MACD. For our MACD, look at that. Very consistent. Ang lakas po, guys. Ang lakas ng buying momentum niya, signifying an uptrend. Plus, we have a blue over red. Still doing good. Uptrend pa rin. Uptrend na uptrend. Magandang maganda si Sirtec. Now, the question is, would this be a good buy? A good buy or goodbye na? Okay? So, makikita natin, nasa 74 level siya ng RSI. Ayan. And currently, meron tayong inaabangan dito na MA200. So, I'd say, if ever mag-close siya above resistance, one, aantayin ko muna to. Aantayin ko munang magkaroon ng healthy pullback pagdating sa MA200. Since medyo overbought na rin tayo dito at sa area na to. And kapag nag-pullback naman yan, maganda na mag-enter. Okay? So, dito, technical analysis yung nagsasalita dito, no? Ina-explain ko lang. And hindi tayo bias kahit kay Sirtec. Okay? So, for that one, abang-abang tayo dito. Dahil pansin nyo naman, last time na nabasag si MA200, this line, tuloy-tuloy yung pagbaba ng presyo. Okay, naguguluhan ba kayo? Alisin natin si Ichimoku tsaka ito. Ayan. Nung nabasag ito, around here, ayan, nung nabasag ito, tuloy-tuloy yung pagbaba. Continuous. So, we can expect kapag mabasag itong resistance na to, we can expect a strong uptrend movement. Alright? 1, 2, 3. Okay. So, kung kagamit tayo ng Elliott Wave Theory, ayan. So, may, nalala ko may nagyareklamo, no? Hindi naman daw ganun ka in-depth ang ating ano, ang ating TA. Pero, sabi niya kasi wala daw Elliott Wave Theory. So, nagdagan natin ng Elliott Wave Theory. Naalala ko lang, no? So, for Elliott Wave Theory, mapapansin natin that this one, 1, 2, okay. So, for this one, mapapansin natin for the short term tayo, ha? Mapapansin natin this is the wave 1. Usually, the wave 1 is a short uptrend followed by a long downtrend, which is the wave 2. So, tatanungin mo ako, Dok, saan yung pinakamalakas na uptrend? Ah, ba't nawala? Take 2. Ayan, wave 1, wave 2. So, saan yung pinakamalakas na uptrend? I'd say that would be the wave 3. Okay? So, currently, nag-e-enter na tayo ng wave 3 for this Sirtec. Currently, nasa wave 3 siya, ano po? For the short term, wave 4 short pullback and wave 5 is mataas-taas na pangalan nito. Na uptrend. Okay? Uptrend movement. Okay? For the short term naman, for the long term naman, napapansin natin na this one, ito na Elliott Wave Theory dito naman, this is the first wave followed by the second wave around here. Long term to, ha? Long term na. Mind you, long term na. Sorry, adjust lang natin yung screen, no? Para makita nyo. Ayan, ito yung sisiksikan. So, this would be the wave 1. This one. Wave 1, followed by wave 2. And again, wave 3, yung mataas na uptrend. Usually, yan ang pinakamalakas na uptrend. Followed by the downtrend and then uptrend. Okay, yan ang Elliott Wave Theory, no? So, currently, tapos na ang ating downtrend around here. Tapos na ang wave 2. Okay? So, we are now entering wave 3. Hindi natin alam kung hanggang saan pa yung wave 3. But, I'd say na possible na nasa 8 or dito. Okay? But then again, hindi yan smooth, no? Nagkakaroon tayo ng pullbacks every now and then. That is a significant sign na nagkakaroon tayo ng healthy market. Hindi siya biglang, ano, biglang taas, biglang baba. Hindi ganun ka volatile. Gusto natin yung may basis, may base tayo. Kumbaga may sasalo sa'yo, hindi ka basta-basta mahuhulog. Okay? Masakit mahulog. Lalo na sa stocks. Okay? So, saan na tayo? Tayo sa... Okay, ang haba ako kay Sirtec. Tapos na pala kay Sirtec nang discuss ko na ito. Abang-abang, if ever ang malakas na suporta ni Sirtec ay dito banda. Okay? Sa 58 level, 59 dahil dito. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7. 7 times, guys. If ever bumaksak man yan, expect a bounce around this area.
Alright? Now, let's proceed to our next one. CPHR. I'd go for PHR. So, for PHR, yan, ang mga tiyan na 7.75%. Ano to? Ayan, nagka-volume lang pala. Okay? So, continuous pa na. Good volume pa naman siya. Price, good price, strong price action. So far, we are doing so good sa kanya currently. Nauntog siya sa may resistance niya here. Why did resistance 1 became a strong resistance? Dahil dito po, guys. Dahil dyan. And dito. Okay? This, this 3 is enough points. Kaya maging, mas, maging malakas na resistance to for ano, CPHR. Okay? So, alisin muna natin yung drawing nating pangit. Alright. So, for our PSAR, ayan, makikita natin that there is bearish pa rin ang sinasabi ni PSAR kasi hindi niya pa na-reach to resistance to. But then again, this is a lagging indicator yan, no? Alright, so far, good pa naman yan. Medyo, huwag mo natin pasinin si PSAR pag sinasabi kong lagging, medyo lag. Alright, so for this one, continuous expansion, makikita niyo yan sa buka dito, tsaka sa buka dito. Continuous expansion, especially if mabasa niyo itong resistance 1. If not, we can see a constriction naman. Alright? So we are, mas gusto natin ng volatile muna sa stock na ito. Siyempre, para gumalaw yung pera. For our Ichimoku cloud, ayan, makikita natin sideways movement, oh, pantay si blue tsaka si white line. Sa currently sa resistance 1, so this line acting as a resistance na rin, medyo matigas yan. Although, ano na pa rin siya, bullish pa rin, dahil our candlestick is above dito, above ng Ichimoku cloud natin. For MA, this should be quite interesting. Dahil eto si MA9, nang nagkaroon sila dito, nag-bearish, pero mukhang magko-converge ulit itong si 9 tsaka si 20. Signifying a bullish run or uptrend. Pero currently, ayan, binasag si MA20. MA20 now acting as a supporta. Okay, kung ito yung support, ito yung resistance, medyo maliit nga lang ang price action niya. But I doubt na mag-hold itong si MA20. MA20 ka lang eh. Now, for our MA50, ayan, MA50 agrees with MA9 that ito yung kanilang suporta. Okay. We are seeing a good run here, no? Mukhang meron tayong indication of this would be a good enter or entry around these parts. 2.44, no? Bakit? Dahil nandito si MA100 plus MA50, and look at that, MA50 is crossing to MA100. Ibig sabihin po nun, guys, that this stock would go upwards, okay? Mukhang nagkakabulran na siya, bullish po ang indicators natin. But, ang problema lang natin dito, no? Nung nabasag itong last time, sa kandilan to, nung October 20, nung nabasag ito, nagkaroon ng pullback and nag-close sakto lang sa ating MA200. Because once again, MA200 is a very strong resistance. Okay? Nag-resist. Alright. So, proceeding. Ayan. We have a weekend selling momentum. Kaiba yung lasa ng tubig na yun. Weekend selling momentum. Sabihin, humihina ang selling momentum natin. And this might be a chance for the buyers to come in. Okay? To enter this stock. Plus, we are seeing a MACD convergence. Signifying that our MACD is preparing for a cross sa ating signal line. Okay? Might be good one. Might be. We are seeing a, ano dito, no? Nabasag ang ating resistance. Okay. Nabasag ang resistance dito. 1, 2, 3. Medyo maikli lang yung resistance na yan. Ah, hindi pala. 4, 5, 6, 6. Matibay din pala. Kaya nagkaroon ng bounce. Kaya umangat na siya dito. So, our next resistance would be, actually, basag niya na rin ito. Okay? Ah, hindi. Almost lang pala. No, saktong-sakto lang sa 54 dahil 1, 2, 3, tatlo. Tatlo yung resistance niya na binasag. Okay? Tatlong resistance ang basag.
Alright. So far, kailangan niyang mabasag itong diretsa pa, okay? Baka mag-pullback pa yan dahil may resistance tayo sa RSI. We have a resistance here in our chart, okay? Napapalibutan ng resistance. And like our Sirtec, meron din siyang MA200 around this area. Alright, so medyo matigas-tigas yung mga yon. So, okay, let's proceed to our next talk. HR Macro Asia. Mukhang maganda to. O si M-Wide. Ah, M-Wide pala yun yung kanina, no? So, Macro Asia, let's see. Ayan, unti lang pala inangat. 0.72%. But the thing is, maganda ang volume accumulation niya here. As long as this stock is above, no? Above po yan ang ating average, still doing good. Okay? Problema mo lang, we are seeing a gap here. But so far, so good. 3 times niya nang nire-retest yung resistance around this area. Alright? So for this one, makikita natin this is MA9 acting as a support. Alright? Plus, we have our MA20 and MA9 that recently crossed our MA200, this one. So ibig sabihin nun, meron tayong bullish marker, no? Na for the short term, this is doing a good job. Now, once these two, si MA50 at si MA100 cross the MA200, again, MA50 and 100 crosses the MA200, that would become a good indicator na this stock is going further uptrend. Alright. So, for our Ichimoku cloud, ayan, we have our candlestick here way above the Ichimoku cloud, plus it's blue over white. Ang ibig sabihin nun, guys, ibig sabihin po nun that this stock is going upwards. Okay? For the Bollinger Band, look at this. There's an increasing volatility. Ibig sabihin, pwede pa siyang magtuloy-tuloy at basagin niya yan. Ang ating resistance, one. So, currently, ang mga tinitingnan natin stock ngayon, malapit sila sa resistance, no? So, we are seeing a pattern in the market. Maaaring mag-pullback. Pullback. Ganun pumasok sa pullback. Okay, plus we have here our parabolic stop and reversal. So, pushing the stock further upwards. Okay? For our MACD, ayan, ito naman ang pusher talaga, no? Pusher in a good sense because we are seeing an increase in buying momentum. Marami pang gustong bumili. Marami pang gustong pumasok kay Macro Asia. Especially that our economy is starting to recover. Plus the flights. However, may mga bagyo. Pero that's ano naman. That's situational naman. Circumstantial. Alright? So, we have a blue over red. Signifying that hindi tayo nag-MACD cross dito. No? Hindi tayo nag-MACD cross. Signifying na sustain ang buying momentum for Macro Asia. Sustain from here. Okay? Still doing good for our Macro Asia. Ang problema lang natin, medyo yung may pagyuko na dito sa ating RSI. Okay? So, medyo mataas na. At ang base niya kasi, guys, ay nasa may 70 pa. 70 level. Okay? 1, 2, 3. Alright? However, we have here, ayan. This is the support of the uptrend plus this one. Okay, still doing good pa naman. Maganda pa yung uptrend ng stock na ito. Yun nga lang, medyo parang all-time high. Hindi naman all-time high siguro, no? Hindi naman all-time high. Pero mapapansin nyo, this is a good indication, no? Last year, January 2019, makita nyo, umabot din siya. Last year pa siya, umabot ng 83 level ng RSI. And then what happened was, there has been a pullback. From 83 level, nag-pullback siya dito. Okay, 53. Malaki-laki ang binaba niya. Kahit na meron pa siyang mga suporta dito. Tsaka dito. How much more? Suporta rin naman pala. Kahit pa paano. Okay? So, kailan ba yun? Kailan ba yung nangyari yung pagbaksak nito? Dito banda? Dito. Okay? Hindi naman ganun ka-steep, no? Hindi naman ganun ka-steep. Malaki lang ang binaba ni Macro Asia dito. Alright, so, proceeding to our next stock. Sino ba? Si Hlcm. Ayan. Nakaalala ko may nag-request nito sa chat box. Okay, let's go for our Hlcm cement. Ito ang malalim, ang hinukay, pero mukhang bumabawi. No? Lumalaban. Okay, makikita nyo, kay Pizar pa lang, pinapakita nyo na yung linya, no, ng support. Ibig sabihin, we have a support of the uptrend. This support is doing very good.
Ayan, no? Hindi nababasag. Very strong ang uptrend ni Hlcm. Plus, mababa, almost bullish maruboso, no? Ang candlestick, ibig sabihin, ang taas na ang pag, ano niya, ang pag upwards niya. Plus, guys, tignan niyo itong pattern na to. We have a candlestick here. Plus, this one. Ang tawag dyan, guys, ay bullish engulfing type of candlestick. Isa yung bullish indicator, okay? We have plenty of reasons to believe that this stock is going upwards. Okay? Plus, let's use our Elliott Wave Theory. So, sa Elliott Wave Theory, katulad ng discussion ko kanina sa SearTech, this is first wave, second wave, and third wave. We are currently seeing third wave, no? Hindi natin alam kung hanggang saan si third wave, but I think na kung ito ang third wave ng downwards, maaaring hanggang dito. Hanggang 7 pesos. Hanggang 7. Saan na yun? 7 or 8. Actually, 8. Hanggang 8 pesos. Okay? So, possible, no? Hindi imposible. For this stock. Plus, we look at this one. We are gaining. We are... Sorry, ano ba ito? Hindi pala ito yung drawing brush ko. So, we are gaining a momentum. Okay? Nag-i-increase, nag-volume accumulation. Kaya, bullish tayo dito. Plus, look at that. We have an expanding Bollinger Band, signifying that this stock might go further upwards. So, proceeding to our Ichimoku Cloud. For our Ichimoku Cloud, ayan, nag-a-agree siya. Yan, no? Ang layo. Guys, ang layo na. Blue over white, ang layo na. Signifying this is a bullish run plus candlestick above the Ichimoku Cloud. So, agree sila lahat halos na nagbo-bullish. Okay? So, ang tanong na lang, magandang entry. So, this one, tignan niya saktong-sakto to. Oh. Saktong-sakto sa MA9. Signifying upward movement plus our MA20 near the support one, upward. Ano pa rin siya? Suporta. Matibay ang suporta dito. So, kung ako, I'd enter here around this area. Yan si 20 tsaka si 50. Oh, actually, no. Andyan din si MA100. That's actually a good, no? A good indicator plus we have a MACD cross here. So, that MACD cross is signifying that MA cross, no? Golden cross, signifying an upward, no? Magandang pumasok dito sa stock na ito. Antay lang tayo ng pullback. Si MA200, medyo malayo pa. So, kapag umabot yan dito yung mga MA natin, ako, golden cross talaga yan. Okay? Dahil malalim ang hinukay. Plus, we have an increasing buying momentum kahit papano. Ayan, nasusustain niya ang kanyang buying momentum dito. Mula nung nag-cross siya, nasustain niya to. Plus, we have blue over red, signifying uptrend. Ito, nasustain niya sa area na to yung uptrend niya. Okay? For our RSI, look at this is a very good... Maganda to, guys, no? Maganda tong pattern na ganito. Parang siso. Parang sawtooth pattern. So, mapapansin nyo dito, uptrend yan. Ayan. Ito yung support. Still going upwards pa. So, possible na dito pa natin makita. Dire-diretso yan, no? If ever mabasag niya. Pero, kung maghahanap ka ng immediate resistance, makahanap mo kagad yan. Ayan. Okay? 1 and 2. Okay, ito na naman po yung ilong natin. 1 and 2, we have a 2 resistance for our RSI. Alright? For our support naman, we have a strong support around this area. So, maaaring maglaro dito. If mag-pullback yan, abang nyo itong sa 60 ng RSI. Okay? So far, this is a bull pa rin. Bull indicator yan. 2, 3. Okay? Bull indicator still doing good. This stock is doing good, no? Accumulation. And isa rin. Okay, within pa rin siya ng Darvas box natin. Di pa tayo nakakita na breakout, no? So, this one, ayan. Kailangan niya munang basagin si resistance 2 bago tayo mag-assume ng breakout sa kanyang Darvas box. Okay? Area of consolidation, mukhang magandang pumasok pa rin talaga. No? Dahil na kung long term ka, possible mag-double ang pera. Okay? Especially if long term, 52 week ay niya. Pabawi. And what's good with this stock, pansin ko rin dito, nasa kanyang monthly, ayan, ang laki ng binaba niya dito. Okay? Ayan, yung pattern na yan. Kita niyo yung pattern na yan? Pababa. Cup-shaped pattern. Eto. Okay, gato muna. Ano? Downwards. Cup-shaped pattern. Cup-shaped. And then we are seeing, pabawi naman siya. Pabawi. Alright?
good indication, good entry, no? Actually, good entry pa rin kahit pumasok ka dito sa around sa east. All right? So just know your plans. Look at this for the long term. Sorry guys, naglo-long term na ako, nakita ko lang, no? Humihina na yung sellers at nag-i-increase ang buyers natin. Sabihin, pinupush na yung presyo pataas, plus we are preparing for a MACD cross, plus we are seeing a good bounce around this area. All right? Ayan, no? Bumaba dito, panag-bounce, bumaba, bounce. Okay? So, ayan, kitang-kita na ang magandang entry stocks. Okay? For especially for long term. Okay? Now, let's proceed to our last stock, CIDC. Si Ital Pinas Development. Okay, for our Ital Pinas, makikita natin na tapos na ang MACD cross na ito. Ah, sorry, ang MA cross, golden cross right here. May mga cross din dito. Excuse. So, ibig sabihin, this stock has been going up, uptrend pa rin na strong indication. Plus, sinusundan niya si MA9. But, the strongest indication of all indicators would be this one. Kapag nag-cross si MA100 plus si MA200, that would be the most golden or golden cross of all. Sobrang malakas yung uptrend na yan so far for our IDC. So, makikita niyo, maganda ang bawi. Okay? Maganda ang bawi. Ang buwelo. Bumubuwelo. Happy face tayo dyan. Okay? Yun lang, currently nasa resistance 1 siya, no? So, long uptrend. Tingnan natin kung kailan possible mag-pullback. For Ichimoku, I'd say uptrend pa rin to, no? Look at that blue over white. Plus, we have here our... Yeah, nasa, actually, support to pa yung natin Ichimoku cloud. So, uptrend talaga. For our Bollinger Band, of course, there's an expansion. Okay, look at this one, payoko, pataas. Very volatile tong stock na to. Pwede pa siyang mag-push upwards. Right? Healthy. Plus our PSAR, ayan, wala pang sign of, wala pa tayong sign of downtrend. Tama tong binigay niya dito, no? Kasi yung akala natin dito, bababa na. Dahil support to, nasa dito na sa resistance, pero bumawi pa, bumwelo pa. Dahil nagbigay nga ng signal dito si PSAR. Signifying uptrends. Okay, tama yung signal niya. For this one, look at that consistency. We have a higher high on our positive histogram. Plus, we have a blue over red. Uptrend pa rin. Marami pa rin gustong bumili kay IDC. But the problem is, nasa overbought area na siya. Although, no need to worry naman if may hawak ka dahil we are seeing a good base around here. Pero medyo mababa yung base niya para sa akin. Okay? If ever, magandang suporta ito. Sa 66. Alright, if ever magpo-pullback, because don't worry, normal naman ang pullback, especially if healthy naman yan, especially if uptrend. Basta alam mong kung paano sakyan to. Bakit ko nasabi na maaaring mag-bounce dito sa 67 area? Dahil 1, 2, 3, 4. Apat guys, apat na times nasubukan tong support na to and pwedeng mag-bounce upwards. Alright? So that's it. Thank you so much for watching and as always, may the Lord bless you all.